Muna po kayo. Magmula ka muna. Ginawa mo naman ang santo. Sino po ang first time po akong nakita? Pwede po. Well, anyway, actually, this is the first time po na ginanap namin ngayon na nag-ikot kami with Applay Carlo, Applay Maylin, and syempre kay Sir John. Kaya pwedeng palakpan muna po natin. Sino ang naniniwala na yayaman po siya? Sino ang naniniwala next year magkakaroon na sila ng first car nila? Actually po, grabe nakaka-amaze lang po. Bago ko lang po makalimutan, sa mga hindi po ako kilala, ipa-plug ko lang po ng konti. Just follow me po sa YouTube. Joseph Lim po, pangalan ko. Ang pangalan ko ba? Kasi magiging maikli lang po yung talk ko. Kasi para sa akin, mas dapat marinig nyo yung bihira nyo pong marinig. Okay, ito mismo si Sir John. Kasi sa mga hindi po nakakakilala, kami po ang isa sa produkto po ni Sir John. And because of him po, bakit kami napaka-successful. Kaya, pero bago po ibalik sa kanya yung kwento, magkukwento lang muna ako ng konti. Okay lang po ba? Si Applay Carlo, just imagine galing po ng Amerika, nararating lang niya po for today. Pumunta po siya dito para makapag-share lang po sa inyo. Kaya sa akin, you are very, very lucky kasi kayo po yung first na inikutan namin. And pag first time daw po, yun talaga yung may pinakamaraming kikita niya. Baliw na baliw. Ang laki-laki ng pangarap, pero tumutunog na yung tiyan. May mga nagugutom na po ba? Alam niyo po ba na after nitong seminar, may kainan? Alam niyo? Meron! Kasi uuwi kayo ng bahay. Well, anyway, papaikli ko na lang po ng sobra. Because of this company, nakapunta na po kami ng iba't ibang countries. Ako po, just imagine, hindi ko po aakalain na makikita ko po sa personal si Stephen Curry, Kobe Bryant, LeBron James. This year din po, nakakapunta po kami ng Amerika, nanonood po kami ng NBA. And ngayon lang po, kararating ko lang po ng Taiwan, 3 days ago, namasyala po kami. And alam niyo po ba kung gaano kayo ka-importante? Actually, ngayon po ang flight ko pawing Bicol. Oo! Inindyan ko po yung aeroplano. Bumili na lang po ako ng panibagong flight by tomorrow para makabalik po ulit ako ng Bicol. Kasi may mga dapat kasi kasuhilan din po. Tapos babalik na naman po ako ng second week ng October dito po sa Metro Manila. Kasi nung pauwi po kami ng probinsya last month, kasama ko yung wife ko, sabi niya, oh, next October meron kang Asian Cruise. Kasi may Asian Cruise pa po ako sa third week naman po nitong October. And sabi ng wife ko, bago ka mag-Asian Cruise, may Korea ka. Sabi ko, parang wala akong alalang schedule na may Korea ako. Meron. Pupunta tayo ng Koreang dalawa. Sinuwet ko na yung card mo. Ang galing, di ba? Naglaman, may date pala kami kasi since nagkaroon po ng baby yung wife ko, this is the first time ko siyang pupunta ng ibang bansa. Then, kaya ako po ito kinakwento sa inyo. Kasi katulad po nung 2 days ago, nagkaroon po ako ng podcast na part na po namin ng RDR. So, sabi ko, gusto ko ng medyo maayos-ayos na damit. Kaya, ito pong damit ko, binili ko po ito at ang halaga po nito. Kaya ako po ito ikakwento sa inyo, hindi po para yabangan po kayo. Kaya ako po pinagkwento sa inyo kasi nasaksihan ko po dati na pagbibili po ako ng damit ng bench or pen shop na worth 600 pesos, inaabot po akong ilang buwan na mag-iipon. Nakaranas po ako na tuwing lagi ako pumunta sa bench, sa pen shop, gusto ko itong damit na to, pero wala kang pambili. And right now, sabi ko nga, nung bago ako magkaroon ng podcast, binili ko po ito, nasa 114,000 po ito. Damit po. The point na kaya mong bumili ng ganito sa isang biglaan na gano'n, the point na kaya mong mag-cancel ng flight ng aeroplano at mag-book ka na lang bukas,
The point na yung asawa mo kaya magdesisyon na mas nadala kayo pumunta ng Korea nang wala kang kaalam-alam. Nai-imagine niyo po ba kung gaano palaki pinikita namin? Now, ito yung buhay na nag-aantay sa inyo. Maraming paniniwalang pinasa sa atin na hindi nga natin alam kung anong nag-aantay na buhay. Mag-aral ka ng mabuti kasi gaganda buhay mo. The sad part is, ang daming nagsasabi na mag-aral ka ng mabuti, pero yung mga nagsasabi yun, sila mismo, hindi rin maganda yung buhay nila. Tama! Ang buhay ng mundo natin, ang pagdidesisyon, napakasimple lang. Maniwala ka dun sa tao na gusto mo yung buhay niya. Huwag na huwag kayong maniniwala dun sa tao mismo sinapakinggan yun, na siya nga mismo, miserable ang buhay. Kasi pag nakinig ka sa miserable ang buhay, sigurado ko anong mangyari sa future mo. Pag nakinig ka sa successful sa buhay, anong mangyayari sa future mo? Etong taong to, natatawagin ko, idiretso ko na po. Nakinig lang po kami sa kanya. I could still remember, nung katulad po ako ninyo, na pumupunta sa iba't ibang probinsya, tapos nagbabas lang, ang sasakyan ng bus, pinaka-ordinary. Lagi po ako may backpack kasi may bakandaon akong itlog. Kung hindi man itlog, dalangita. Kasi muro, bibilang ko sa Biko, dalangita sa amin, mga 20 pesos per kilo. Bibilang ko 2 kilo, ilalagay ko na yun sa bag ko. Tapos lagi ko may mineral water na 1 litro. Para pag mapupunta ka sa mall o kung saan na dispenser, dun ka kakargan tubig. Kasi unti mo bumili ng tubig, mahal eh. Laging ganun ang diskarte ko sa buhay. Pero try to imagine right now. Sabi ko nga, October pa lang, meron akong cruise. May Asian cruise. Pang Asian cruise, para may idea mo, isang sobrang laking barko na lahat ka ng kakainan mo doon, eat all you can. So, at ang kasama ko po doon, eto, dudugtong ko nalang ulit. First Asian cruise ko 2009. May pera na ako noon, pero hindi pa masyadong malaki kinikita ko. Naka-stay kami doon sa pinakamaliit na kwarto ng barko. Maliit na, 4 pa kami. Doon ako nakakita na higaan na galing sa taas, tutupik mo lang, doon ko matutulog sa taas. Right now po, yung Asian crew, sabi ko, hindi ako papayag. Nababalik ako sa cruise ship na ganun pa rin ang titirahan ko. Ngayon po, na-discoming 3rd week ng October, ang kwarto ko po, yun ang pinakamalaking kwarto sa buong park na yun. Yung may sarili kang sala, kwarto mo may sarili pang sala, imagine mo yun. Kaya ako, I'm very excited kasi I started na, katulad niya, walang-wala. Hong Kong, first Hong Kong trip ko, hindi ko makalimutan kasi ang kaya kong bilhin, keychain. Yung keychain mo, mabigat pa sa bulsa kasi nagiging human calculator ka, bibili kang tubig. Hong Kong dollar, computer, mga 100 pesos, ito mahal mo lang, mamaya na ako iinom. Ganun kami nagsimula. Kaya huwag niyo maliitin yung simula niyo. Kasi malay niyo yung pagsisimulan niyan. Ito yung buhay na nag-aantay sa inyo. Kaya ako gusto ko kasi ako madaling niyo naman po ako mahanap. May YouTube account ako, may TikTok account ako. Lagi din po ako nag-upload. Lagi niyo po maririnig ako. Pero itong tatawagin ko ito. Kasi kung kumikita po ako ng malaki, barya lang po ang kinikita ko kaysa sa kinikita ng tao mo. In short, kung gusto niyo rin lang naman yumama na ng kabilis, mas ito ang pakinggan nyo at sundin nyo. Kaya ko ba yan? Kasi sa sobrang hilap niya, tagal po itong hindi nagsasalita sa iba't ibang ikot. Ngayon lang po ang first time na lalabas po siya ng probinsya at dito pa sa Laguna niya ginawa. Kaya gusto ko po, ibis nyo yung palakpak nyo, depende sa pangangailangan nyo. Wala akong pakialam kung pinapagalitan na ako ng bahay ko at inahanap na ako. Wala akong pakialam kahit kanino kasi alam ko dito ko makukuha ang pangarap ko. Kaya hindi na natin papatagalin. I-welcome po natin 1 million! 2 million! 1 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 million!
hindi. Si Sir